Good evening, everyone. So, kakatapos ko lang ng mga gawaing bahay ngayon. Galing kasi kami ng ng Divisoria kasi kumuha kami ng mga mask sa sa supplier namin. So, sa supplier ng sister ko. So, yun nga. Marami pang mask talaga na makukuha, pero yung actually na N95 na sinasabi is nagkakaubusan talaga. So, yun yung una naming hinanap, wala talaga siya, wala na. And then meron kaming supplier na pinuntahan na 45 pieces yung nakuha namin sa isang box kasi dapat kasi sa isang box kasi noon 50 ang laman, 50 pieces. So nabawasan na siya. And then 40 lang yung order sa sister ko pero may mga nagpapahabol kaya kinuha na ng kapatid yung 45 pieces. Hindi talaga siya totally N95. So ang karamihan meron talaga yung mga ordinary mask like yung surgical at saka yung mga common na nakikita natin. So yun nga, update tayo sa pricing, no. So yung yung N95 kasi na sinasabi is mura lang talaga yun, pero syempre sinasamantala din naman ng mga iba na magbenta ng mahal. Actually talaga nakukuha yan sa warehouse, sabi ng sister ko is 35 yata, baka 35 lang yon. So binibenta sa amin yun ng mga supplier ng 40 pesos. And then kami pag binenta naman namin siya sa reseller 50 pesos na lang. So yun yung pinakamataas. Depende na lang din kung mag-aano sila, magpapatong sila ng medyo konti lang. Konti lang naman eh. So yun. So kapag medyo tumaas na yung yung price ng N95, sobra naman na yun, 'di ba? Overpricing na talaga. So wag na mamamantala kasi syempre may mga tao na nangangailangan. Lalo na dun sa mga lugar na talagang nasa lanta tapos bebentahan nyo pa sila ng sobrang mamahal na N95. Wag naman kasi maawa naman tayo, maging makatao naman tayo kasi syempre hindi naman kailangan isipin natin yung pera, diba? Pera. So ito nga yung sample nung ito yung black. Ordinary lang tong mask na to. So black yung pinili ko kasi gusto ko nga black. So nabili ko lang siya isang box, 150 ang laman niya, ay 50 pieces na. So meron kasi nito pack yung yung isa 10 pieces 50 pesos lang. So nabawasan na to kasi naghati kami ng sister ko, ayan oh. So yan yung laman niya. Itim kasi yung gusto ko. So yun. Siguro 10 lang yung binigay niya sa akin kasi yung iba pang benta nga niya. So inaano niya pa yun. Inilalagay niya pa sa mga sa mga Ziploc para safe doon sa mga bibili. So mura lang talaga siya kaya sana naman tala, 'di ba? Kaya kami sinadya na namin ng kapatid ko pumunta ng Divisoria kanina. Tapos nagkakaubusan na nga, wala na talaga as in. So susubukan namin sa susunod na linggo na makahanap ulit ng N95. Sana meron kasi nag-update naman yung mga supplier. Pero na totally N95 yung nakukuha nga kasi nagkakaubusan. Pero sana meron kami mahanap, diba? Murang-mura lang talaga yung mga mask. So nakakabili po talaga tayo ng mga bundle-bundle niyan. So wag na tayo manamantala, ha? So wala naman sa amin kung hindi kami tutubo na doon kasi mura lang naman talaga yun. So yun nga. Basta yung mga ordinary mask mabibili nyo lang ng 25 pesos, 15 pesos, and then yun nga yung N95, pwedeng 50 pataas, depende na lang yun sa mga gusto magbenta, pero hindi yun naabot ng 100 pesos, 200 pesos, and then the worst price nga is 500 pesos, kalokohan yun. Grabe naman, nakakaawa yung mga tao, syempre, yung mga talagang walang mailalabas kasi nga nasa lanta nga ng taal, di ba? So yun. So anyway, hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat again sa mga nanood. Kita-kita tayo sa susunod kong video.